magandang umaga sa ating lahat. Ha? Shout out mga Kalingap sa mapagpalang umaga ulit. Andito tayo sa Ubud na ito at mayroong inirepair ni si Kagawad Ray Alfonso, isang estudyante. Ano po? Ang punto nitong estudyante na ito, malaman lang natin sa kanila. Ayun po, punta natin yung ating subject dito. Tara! Diba ilang kasahod? Ito ba? Yes, Falcon. Dito na tayo mga kalingap po. Sa lugar. Ayan po. Good morning sa ating lahat. Andito pala. Andito pala oh. Hello. Hello po. Si Ate. Anong pangalan ni Ate? Okay lang tayo na na may interview ka. Sa YouTube ito Ate ha. Baka bigla kang magulat. Nasa ano ka na? Nasa YouTube ka na. Anong pangalan mo Ate? Jaina Misal. Ano? Misal. Misal. Jaina. Ah, Jaina Misal. Nag-aaral si Ate? First year college po. Ah, first year college. Yun, ilang taon na si Ate? 20 years old. Oh, 20 years old. Di matagal na rin na yung bahay niyo dito nakatira. Opo, nakikitundok lang po kami. Ah, nakikitirik lang ano? Ilang taon si Ate? 20. Si nanay at saka si tatay mo, nandito ba sila? Nandito pa. Ah, ito si tatay. Mm-hmm. Tay, ilang taon na si tatay? Anong pangalan ni tatay pala? Apolinar. Apolinar? Misal. Misal. Tapos si nanay naman? Ito nagpatal. Ay, bumili. Bumili ng kape. Mm-hmm. Pamumuhay dito Ate, ano pangalan? Jaina. Jaina. Anong pamumuhay niyo dito Ate Jaina? Si Papa lang po ng 5-6. Si Mama. Oh. Namamasada. Itong tricycle sa sarili ba ito ni Kuya? Ay, boundary lang. Oh. Eh magkano naman yung kinikita? Minsan, kulang ani. Kulang boundary lang minsan. Nakadala naman sa kilo. Oh. Mayer bang ano dito? Yung pamamasada dito sa ano, sa tricycle? Saka lang pag ano no, pag mayroong pasok sa school, saka lang magkaroon ng pasahero. Yung ray-ray man pag yung eskwela. Oo. Pag mayroong pasok, yun saka lang magkaroon. Pero pag ganitong halimbawa Sabado at Linggo, wala gaano. Mm-hmm. Ganun talaga yung ano yung buhay ng ano tricycle, pamamasada ng tricycle. Pero kahit na paano nakakaraos naman kuya. Nakakaraos naman pa sa oral daw ng taunso mo. Mm-hmm. Si Ate Jaina, anong course ang kinuha mo Ate Jaina? Electrical. Ano yun? Parang ano? Parang engineer electrical, ganun? Sa mga kuryente? Okay. Hindi ka natakot? Ay, ibig sabihin, sanay ka na pala? Na, pag-aaralan naman. Oo. Kasi ang karamihan dyan, pag nakahawak ng kuryente, akala siguro ay makukuryente na sila. May PPE naman. Ha? May safety. Ah, oo. Oh, kailangan ng ano yun, ano? Kailangan na safety ang bawat ano mga galaw sa ano sa paggawa sa kuryente. Gaya niyan, pag-akyat ng ano ng poste, kaya mo ba 'yan? Kaya na. talaga? Uy, talaga. Ang hirap no umakyat ng poste, pero mayroon ano, mayroon mang safety belt na ano ginagawa. Nagawa na ba 'yan? Nagawa mo na? Training para sa pag-iakyat. I-train pa lang. Bawal na sa akin. Mm-hmm. Oh.
Pero sa tingin mo Ate Jaina, yung kurso na iyon, sabi mo nga kayang-kaya mo naman 'yon. Yung halimbawa sa ano sa pamumuhay, yung sinabi niya ni Papa mo, bihira lang na makapamasada ng malaki. Bihira lang kumikita, ibig sabihin walang ano, walang kinikita gaano. E paano yung ano, yung pamumuhay ninyo dito? Halimbawa na sa mga kagamitan sa school, 'di ba, mayroong mga kailangan 'yan. Halimbawa mayroong project na ano na pang para sa mga ginagawa ninyo, saan ka naman kukuha doon? Minsan po nakikishare muna ako sa mga ka-group. Mas minsan nanghihiram muna kapag na-explore. Ibigyan ko muna para maano yung mga project. Ibig sabihin parang ano lang, parang aasa ka lang muna doon, yung ganun ba? Naintindihan naman. Tutulong-tulungan naman kayong mga grupo eh. Naintindihan naman ng mga kaklase mo. Opo. Sa tiyaga man lang po iyan. Kakayanin mo ba ati ano yung sabi mo nga first year college ka na ngayon. Mayroon pang ano, mayroon pang tatlong taon na bubunuin sa ano sa kolehiyo. Makakaya mo kaya yan hanggang sa matapos yan? Opo. Siyempre tiwala lang ano, tiwala. Para ano, para yung tiyaga, tiwala para niyo dito. Wala naman kagaya nito yung bahay ninyo. Sarili ba yung ano, sarili niyo ba itong luti na tinitirikan ng bahay? Hindi. Diba paano yan ate? Halimbawa mayroong ano, may gustong tumulong sa inyo, mag-ina. Tapos yung tinitiri ka ng bahay ninyo ay hindi naman sa inyo. Papayag kaya yung ano, yung may-ari na ano, na ibigay sa inyo itong lote na ito? Mayroon din ano, na makipagsapalaran, ano? O ganitong lugar na ito, mga kalinga po. Malawak ang area na ito hanggang doon. Magpakilala po muna ako, Ate Jaina. Ako pala si Kalinga Pose sa ano to, sa YouTube. Yes. Meron ka bang panawagan natin sa mga gaya niyan, sa mga kabataan na gusto mag-aral at makatapos? Meron ka bang mensahe sa kanila, sa mga kagaya mo? Na magtiyaga lang sila, tiwala sa sarili lang. Kung ano yung gusto nilang marating, basta't magtiyaga lang talaga at magtiwala. Ang ika nga ay andyan si Lord na tumutulong sa atin. Kung gustuhin po talaga na sana ay mapansin yung sa mga kabataan natin ngayon na kagaya ni Ate Jaina. Merong ka bang ano? At bakit Ate Jaina na naiyak ka? Merong ka bang pinagdaanan sa buhay? Mahirap kasi mag-aral ng ano, wala pong sapat na income. Minsan pumapasok ako walang pagkain, walang baon, tapos sa naglalakad lang papuntang school. Grabe. Kaya naiyak ka na lang. Baka isipin ng mga tao ay pinaiyak kita. Hindi. Ito ay ano, para malaman natin kung ano yung sitwasyon ninyo dito, ano ay yung pamumuhay ninyo. Meron ka bang mga kapatid ate? Meron yeah. Po, dalawa po. Nag-aaral din sila? Opo, yung isa po, grade 11. Well, siyempre, ang dami ninyong, ay tatlo kayong magkakapatid, nag-aaral sila lahat. O siyempre, sa tatlong magkakapatid na nag-aaral,
Kaya niyan, mayroong ano, mayroong mga kailangan din sa school. Siyempre, isipin mo doon kaagad na saan kaya kukunin ni Papa yung mga kailangan namin. Ang hirap din ano, ate, na sa ganitong sitwasyon, pati rin sa mga pagkain. Siyempre sa pamamasada ng ano, sa pamamasada ng tricycle, hindi naman lahat na araw ay kikita ka talaga. Merong araw din na buhaw, ika nga, nakabuhaw, walang kinikita, walang napasadahan. Ilalong-lalo na itong tricycle ay ano lang, yung boundary. Okay lang sana kung sariling tricycle. Oo. Meron ka bang mensahe ate sa makapanood nito? Sana lang po makabangan ng kami. Sipag at syaga lang ate. Magtiwala lang kay Lord. Andyan siya na nakaantabay sa inyo para gabayan kayo sa lahat ng oras. Basta't magtiwala lang. Ate Jaina, dito sa ano, sa makapanood nito yung aming founder na si Kuya Bal Santos Matubang. Ito, kung halimbawa man papasyal si Kuya Bal, maaari kitang ipakilala sa kanya. Mayroon ka bang ano? Mayroon ka bang cellphone? I-search mo. Pag ano, pag may time, i-search mo yung pangalan na Bal Santos Matubang. At isa pa, yung ano, yung Kalinga Prab. Oh, pati na rin yun, no, yung aking channel. Mapapanood mo din ito, yung Kalinga Pose. Ito yung pangalan ko, Kalinga Pose. Tapos, kung halimbawa, mayroong makapanood nito, na mga kagaya din mga kabataan, kung halimbawa, sila ay pwede natin din matulungan sa pamamagitan ng ano, ng kagaya nito, yung aming ginagawa ngayon ay scouting lang muna. At kung halimbawa makabalik kami dito, mayroon kaming tinatawag na kahit na papaano pang ano, yung pang ayuda, halimbawa pabigas or grocery. Yun lang ang aming maitutulong po muna. Kung halimbawa mayroong mga sponsor, kung ano yung mga sponsor na ipaabot nila at makarating naman sa inyo. Kung halimbawa nyo sa pag-aaral, ano ba yung mga kailangan natin sa school? Laptop. Number one talaga, no, yung laptop. Kasi sa research. Tapos ano bang ano mo ate? Ano bang gustong makatulong sa inyo? Ano ba yung yung mga needs ko po sa school. Ay, mga kailangan sa school. Kagaya po ng laptop, uniform, tos. Yung syempre po yung budget po. Ay, wala ka pang ano? Wala ka bang uniform? Isa lang po kasi yung uniform ko. Palit-palit. Ano, tsaga lang po. Labatin din. Paano ba yung uniform? Ay, nang yung ano, yung baba taas, ano yung pantalon? Or palda? Pantalon. Yung polo? Ay, yung ganyan. Black. Tapos black na slack. Pwede kang manawagan dito ate, dito sa ating video.
pwede kang manawagan sa mga kapanood nito, sa mga sponsor, sa limbawa sa mga kababayan natin na mga OFW na mga handang tumulong, pwede kang manawagan dito. Sana po tulungan niyo po ako sa mga sana maabot kong pangarap ko. Sana po tulungan niyo po. Kahit konting tulong po, sapat na po yung para makatapos kong pag-aaral. Huwag ka na umiyak ate, baka pati ako maiyak na rin. Pwede nating kausapin din si nanay. Nay! Saan ba si nanay? Yan, kumusta nay? Anong palang pangalan ni nanay? Geraldine po. Geraldine. Ito yung tirahan nyo na yun. No? Yan po mga kalinga po. Yung kanilang tirahan. Walang ano to? Walang kwarto? Wala po sir. Tingkuhan pa lang namin yan. Ayusin nga yan sir. Kailang budget pan wala. Isang kayo natutulog dito? Parte na lang sir ang partition muna kasi wala pa nga ang budget sir. Pakunti-kunti. Hindi paano yung pagalimbawa umulan? Di ba ano doon? Napapasok? Hindi man dyan sir umuulan. Dito man lang sa ano. Kung nahirapan nga yung mga anak ko kasi pag nag-i-study pag pag-ulan. Yan tumutulog man. Oo. Yan, ginamit yan sir. Tighingi lang namin yan. Mga materials. Ay, itong materials dito? Oo. Hiningi lang? Tatlong estudyante namin. Kaya nga, nasabi nga ni Ate Jan na tatlo silang estudyante. E paano yan ay kakayanin ba nai na ano, yung tatlo silang nag-aaral? Tiyaga naman sir, mga anak kong mag-aaral kahit walang baon. Oo. Pumapasok sila. Gusto talaga sila magkapagtapos. Hindi naman baga sir, sagaba lang kahirapan sa pagtapos. Oo naman talaga. Sa ito nga tiyaga talaga. Lalo na itong ano yung sitwasyon ninyo, ito yung narapat na tulugan, yung mga estudyanteng gustong makatapos, gustong matupad yung kanilang pangarap. Yung talagang anak ko yun, masipag talaga yan mag-aral. Kaya yung gusto niya talaga makapagtapos. Sige lang. Matapos niyan, matapos din. Basta magtiyaga lang talaga. Magtiwala lang. Alam ni nanay? Geraldine po. Anong, mayroon ka bang ano? Mayroon ka bang nawagan? Sa makapanood nito, mayroon ka bang healing para sa anak mo? Sa mga tatlong mga estudyante? Ang buwan ko man lang, sir. Sana may makapanood ng panfoset. Panawagan ko na matulungan man lang kami. Nagkabuhayan tapos pagpaaral sa mga anak ko. Ang mister ko, nag-tricycle driver man lang, sir. Kaya nga, magkano lang ang kinikita? Kumisan ako, sir. Pa-extra-extra ang labada lang. Isang nga, nagsugat-sugat ng kamay ko. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Tiyaga na lang sir. Baka sakaling itong ating video ay baka mayroong makapanood na mga OFW na handang tumulong sa inyo. Lalong-lalo kay ano kay Ate Jaina na isang estudyante. Pang dalawa kang high school lang nag-aaral. Oo. Yung dalawa high school tapos yung si Ate Jaina ay ano, first year college na. Or sige na talaga siya sir makapag-aral kahit mahirap mahirap. Kaya nga po, nakikita ko nga. Kaya sumusuporta na lang namin. Kung sir nanguhutang man kasi kailangan nila. Siyempre mamuhusin ko pa. Siyempre pag kailangan talagang... Ika nga ikapit na lang sa patalim. Siyempre sa Bombay ka nga. Sir, kuminsan nga limbuhan ng kumpleto ng porsyento. 5-6 baga. Hindi naman sa masabing 5-6 yan dahil... Weekly yan naman. Hindi na magkano lang naman yun, no? Yung magkano naman magiging tubo na halimbawa kukuha tayo ng ano ng 10,000 yung magkano naman tubo doon? Ang 1,000 nga sir ang weekly 200 na ang tubo noon. Ang monthly 800 na. Hindi naman masabi yan na 5-6. No. 80% na ang isang buwan.
Ang laki na. Ang laki pa. Eh siyempre pag ano talaga, pag... Kailangan mga bata, mangutang ka talaga. Siyempre na sa ano yan, sa mahigpit na pangangailangan, talagang kakapit ka talaga kahit na malaki yung tubo. O siyempre yung... Kailangan ng mga estudyante. Kailangan ng mga estudyante yan. At tuol talaga sir, ang mga uniforms, mga big-isa lang. Ano na mag yung baka mayroong ano, kung halimbawa mayroong mga ano, mga sponsor na handang tumulong sa pang-uniform. Halimbawa, sa umpisa lang muna sa pang-uniform. Tatlo ba silang ano, babae? Dalawang lalaki, sir. Ay, dalawang babae. Si ate lang ano, ang solo babae. Solo lang siya, sir, mga babae. Grade 11 siya. Pareha silang grade 11. Kasi nga yung isa kong anak nahinto nga dahil sa kahirapan baga, nag-alis na lang siya. Pinayagan ko naman para makapag-diretso sa pag-aaral, mas inag-alis baga siya. Nakumisan talaga, kapos-kapos talaga kami sa'yo. Oo. Talagang sinuporta nila si ate niya. Mas yung isa kong anak nag-aaral siya. Pero nag-aaral siya, sir. Taga-extra-extra dahil sa pangangailangan baga. Oo. Kailangan lang talaga na, no, na magsikap bawat pag-ano, pangalimbawa niya, nag-aaral. Kailangan yung ano natin, yung pagkuhanan po natin ng yung kahirapan. Doon tayo kukuha ng ano, ng atensyon sa ating kahirapan. Huwag po nating ano, daanin sa tayo naman talaga ay namuhay na ano, na sa pamuhay na kaya. Kailangan magtiyaga lang. Kaya nga. So paano, Nay? Kung halimbawa mayroong makapanood nito at nahandang tumulong sila, makarating naman ito. Kung halimbawa mayroong magpaabot ng tulong, halimbawa niyan, gusto kong tulungan si isang mga sponsor, gusto kong ipaabot mo ito, yung tulong na para kay Ate Jaina, uniform. Ilang uniform ang wala kay Ate Jaina? Isa lang po kasi sir, yung ginagamit ko. Ah, so, isa lang pala. Yung pang-PE pa kasi sir, tsaka yung sa major po, ibabayaran. Ah, sa pang-PE at saka? Sa palitat nung kailangan ng uniform. Sa major tsaka yung sa PE namin. Di bali, magkano yun? Bali... Yung pang ano, pang PE, pang major, ano ba 'yon? Yung sa PE kasi, ang babayaran doon nasa 1k plus, yung sa, plus yung sa major ko pa. Yung sa major ko 1k po yung sa major. 1k din. Tapos yung sa uniform. Sa uniform. Day bali ano, on is 3-1 lahat. Yun po mga kalingap, ito yung kailangan ni Ate Jaina sa uniform. Bali tatlong ano po, tatlong uniform, sa major, sa PE, sa PE ba? Tapos sa yun, bali tatlo is 3-1 lahat. Yung laptop pa, kung halimbawa mayroong gustong tumulong. Ayan po, kontakan nyo lang po mga kalingap yung aking Facebook account o si Andrino Vlog. Sa mga handang tumulong at magbigay ng tulong para kay Ate Jaina, maaari po kayong kumontak kay si Andrino Vlog. So paano yung ate? Ate Jaina, ako ay alis muna ha. Ate, anong pangalan ni ate? Geraldine po. Geraldine, alis mo muna ako ha. At kung halimbawa mayroong magpaabot ng tulong kay Ate Jaina, makakarating naman po. Tinuro ni Kagawa Alfonso. Ayan po yung nagturo sa atin, si Kagawa Dre Alfonso ng Ugod. Ayan. Thank you.
sa inyo. Lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga po si kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong kung kinakailangan, nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan at makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May kalinga puse kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si